bulaklak ng buganvilya o bumbilya kung tawagin sa ibang probinsya. Maganda, mayabong at matingkad ang kulay. Yun nga lang, mag-ingat sa taglay nitong mga tinik. Simpleng tinik na naging mitsa ng away ng dalawang magkapitbahay na kalaunan hindi nila inakalang mauuwi sa isang kahindik-hindik na krimen. Nanginginig talaga yung katawan ko. Dili siya tao, ma'am. Mananap siya. Ano yung gibuhat? Hindi may magaanong paniwala. Ang halaman, tanim ng 65 anyos na si Lola Rosa ng Barangay Canayugan sa bayan ng Bayugan sa Agusan del Sur. Noon pa man, libangan na raw niya ang paghahalaman. Pero hindi raw lahat natuwa sa kanyang tanim. Para sa kapitbahay niyang si Mario, tinik ito sa kanyang dibdib. Nakakatinik yan ang mga bata. Madalas daw kasi siya ritong matusok na dahilan ng away nila ng matanda nito lang Martes. Katusay ko ang Mario na ay kanadto iyang anak na tunok. Si Mario pagkabuntag sa kuan sa balay niya. Naglalis to sila. Unya, ningon si Mario nga natunok ko. Ningon si nanay, ug ni ulan pa, ako nang dauban ang ako ang sagbot. Dito na lalong tumaas ang tensyon. Unya, ni anak si Mario nga bagay dili ka mo puyo dinhi kay ngilad kag batasan. Ningon po si nanay, ikaw ang dili bagay mo puyo diri. Magnanakaw ka ng manok. Ang sinabing ito ng matanda. Ay sayusin mo pananalita mo, ha? Malatinik daw na sumugat kay Mario hanggang ang kanilang bangayan na uwi sa pisikalan. Kani si nanay, nakita na ko nga nagdala og sundang. Unya, iyang ihaan kay Mario. Unya, si Mario nikuha po do kawayan kay ibunal niya kay nanay. Diha sila nagabulan sa balay ni nanay, padulong dito ila Hermi nga balay. Galing talaga to si Nanay Rosa sa Noli Amungon. Doon siya nakatira. Tapos, nung nagway dining doon sa Noli, lumipat dito. Mabait naman si nanay sa akin, pati sa pamilya ko. Ang tunay pa nga ni nanay sa akin, anak. Pero sa kanyang mga kapitbahay, isa raw ang pirmi niyang hindi makasundo, si Mario, na madalas din daw bumili ng alak sa tindahan ni Lola Rosa. Noon pa man, sakit na raw ng ulo si Mario ng kanilang barangay. Hindi nga kami magsabay mag-inom kasi iba yung ugali niya. Malasing siya, mugara siya na mukuan ba sa iyang buhaton. Kayong minsan yung bahay ng kapitbahay namin, inaalog-alog niya, magsigaw-sigaw sa mga kapitbahay niya. Sa bahay nga namin, nag-wild nga nung nakaraang buwan, pinadakip ko nga lang, pinatulog ko doon sa police station isang gabi lang, pinalaya ko. Kasi alam ko lasing. Pero kahit nasanay na raw ang kanyang mga kapitbahay sa ugali ni Mario, tila wala raw nakapaghanda sa sumunod niyang ginawa. Tanghali ng January 2, ang tahimik nilang sityo na eskandalo. Nung meron sa kanilang nakitang pugot na ulo ng tao. Dating ko doon sa barangay, nabigla lang ako nandoon na yung isang ulo. Ang ginawa ko, tinakpan ko na lang para hindi na sila makapicture. Ang iba nga, nasuka-suka sila tungod sa nakita nila. Kilala ko kasi yan. Isa kasi akong tricycle driver, palagi siyang sakay sa kuha. Ang biktima, walang iba, kundi si Lola Rosa. May nag-chat, kasamaan ko sa simbahan. Sabi niya, Ayla, may kilala ka bang Rosa? Sabi ko, ano apelyedo po? Sabi niya, basta Rosa, matanda na. Pagkalaman ko po na ganun yung description niya, kung sino yung Rosa na tinutukoy niya, sabi ko, lola ko po yun, te, bakit po? Sabi niya, lola mo, wala na, pinugutan na ng ulo. Nadatnan na namin is yung ulo ng lola ko. Tapos yung katawan ng lola, nandoon na sa bahay niya. Nalalamig mo yung buong katawan ko. So umiyak pero di mailabas yung luha ko. Bakit nagawa sa lola ko? Naalam namin sa lolo namin. Nung mga oras daw kasi na nangyari ang krimen, ang mister niyang si Lolo Benaventura nasa palaisdaan. Huwag ko magmagtuhin nga na ma'am nga. Baton niya ma'am. Silingan ko din. Ay, suko ko ma'am. Pero ako nang itugyan sa Ginoo, ma'am. Kuha na rin si Ana. Natiwa mo ko may mo, ma'am. Kwento ng mga nakainuman ni Mario bago raw nangyari ang insidente. Masama na ang loob nito. Oh, tagay mo na. Sige, pre. Para sa'yo.
binitangan siya nga mananakaw siya. Gusto niyo ba ng regalo, pre? Hintayin niyo ako, ha? Magdala daw sa regalo. Nang bigla na lang daw umalis si Mario at laking panghihilakbot nila nung ito'y pumalik. Bitbit ang ulo muna itong regalo na mo. Butang niya sa kuwan. Siyempre natakot kami. Simbuha kami. Palayo. Kispit ko nga. Ang bot-bot na niya. Pagdasang regalo. Abi na ko sa regalo. Ano ba? Puro ko mag-ispit nga. Pulo sa tao na yung bitbiton. Si Mario agad dinakip ng mga pulis at sinampahan ang kasong murder. Ang kaukulang parusa po ng murder is a reclusion perpetua o pagkabilanggo ng 20 years and 1 day to 40 years po. Andun din po yung presence nung tinatawag nating abuse of superior strength. Ang victim po is 65 years old na po at yung suspect natin is 48 years old. So na ako, ma'am, dili na siya magkagawa sa iyang gibuhat. Gibuhat niya sa akong asawa. Giputol niyang liob, ma'am. Iya pang gidala sa iyang mga amigo. Dili siya tao, ma'am. Mananap siya. Sobrang sakit po. Di naman po kasi nakatanggap-tanggap yung kapangyayari sa lola ko eh. Pero ano nga ba ang nagtulak kay Mario para gawin ang karumal-dumal na krimen? Nakapiit ngayon si Mario sa Bayugan City Police Station. 2008 po, may kaso po siyang homicide. Nakulong po siya doon 4 years and 8 months. 2016, no? Si Mario Fortun po ay nag-surrender sa ginagawa nating Oplan Tokhang. February 5, 2018 po, arrested po si Mario Fortun. Mayroon siyang minor na sinapak. November 13, 2023, pinablatter siya ng auntie niya. Allegedly, pumasok siya doon sa farm lot ng complainant at nagtanim siya ng niyog at saka banana. Itong recent, ma'am, itong sa murder na case. Isinalaysay niya kung bakit humantong sa isang karumal-dumal na krimen ang simpleng alitan nilang magkapitbahay. Ang iyo ko sa iya nga, kaning imuhang buwak nga matunukon, ipakilid lang kay nagganay na nga tunok. Ato lang nga, magkasinabot, tagunta, mauna sa masigisag ingon nga, kawatan, ikaw pang kawatan na ka, hilabot-hilabot pa ka. Sa ikaw tiguan nga ka, magtarong ka ha, kay kuan. Sige, sagsingit sa ako nga kawatan. Matuwa kong ikasukan po sa iya kay naamang ko'y mga anak. Unya, mga dagko na baya po. Maulaw na po sila mo. Suroy sa mong barangay. Kaya makaingon sila nga. Sa ato niya akong amahan, kawatan, leni. Matuwa kong gika lainan sa iya. Muna nasud sa akong una-una sa iya. Matuwa naka nagsat-chat ni rito, nag-inom, mga itong pag-uli na ako, mga naman yung sod sa kung una-huna hinoon. Uy, lumabas ka! Doon rito, sa intindahan dyan sa gawas, istorya mi, nadugay mong istorya, nagkalalisay na po noon mi. Mga itong, ang iyang sundang kaya naaraman sa tapit sa purtahan, mga ito sa ako na siyang lubaan. Tigbas na ako, ma'am. Pagdating ko dito sa prisuhan, ma'am, palagi ako tunan nung nahitabo na ako ito. Dari na ako nakahuna-huna nga. Ito sa akong mga anak, aliro. Mahay po ako, ma'am. Ganong lakong nahimo. Saan man nga, naitabo lamang yun. Tungod naman po sa imo, pero pasaylo at taong ko. Nay, huwag sa imo ang mga anak. Pasaylo ako sa akong mga sala. Kantay city may katuig ng uban, ma'am. Mawa lang siya galit. Okay, ma'am, kung masakit siya kay makaandam ko. Wala man siya masakit. Munang di nagyog, marag mukuagyo sa mga dughan niya. Pero wala na.
kinuha ka ng taong maladimonyo yung ginawa sa'yo. Pilitin namin natanggapin yung nangyari sa'yo. Alam namin na nasamang proseso yung kaso mo. Pangako, bibigyan ka namin ng hustisya. Salamat sa lahat-lahat. Ang hamak na tinik kapag sumugat ng malalim, sadyang napakasakit. Thank you so much, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.